ating the lanes na ganung kalalim, eh, hindi talaga maaari basta-basta. Bakit? Dahil maaari mo masalubong nga si Hayabusa, si Outplay, di ba? Pwede mong sulohin yung kanyang shadow kill. I think nakalimutan niya rin na magkaroon ng map awareness na ay, wala pala sa mapa or hindi natin kita yung ibang membro, kailangan nating mag-ingat. So still, pinush niya yung pag-split push or cut lanes, kaya naman dun siya na nayari nung goof na natin. Pero onto the top lane, Milk Tea, ang ganda ng rotation na pinapakita niya rito, no? Pero still, nakakalamang sa kanya si Paquito onto the top side, meaning nahihirapan siyang pumosisyon. Pero speaking of position, another position is coming from next play. Diversion onto the turtle. Diversion coming from the Louie. Sa tira para makatakas dito, pero another team fight is going to happen. Calvin will try to run away, kaso ang ganda na check ng Eagle. Calvin might fall down. Milk Tea is the only one left, pero makakatakas ang driban with the help of his dash out. Nakuha nila yung turtle, but on the mid and bottom lane, gold plates has been taken or has been shredded by Outplayed as well as Ning Yi Sun Shin. It is enough ba na maging exchange ang isang full gold plate plus a turret para sa turtle? Para sa akin, yep. Kasi pwede mong bawiin yung turtle sa second wave, eh. Diba? Kung nakuha mo naman yung full ano, then iniisip ko yung sa Hanom, sa Hayabusa, na mahirap na ipulo. Diba? So maganda, magandang boost ng kanyang ano, ng kanyang plate. I mean, a turtle, ano? I mean, gold bars plate pala, turtle tuloy. Gold bars plate para sa isang Hayabusa. The rotation in the switch is there. If ever man, pwede silang gumaw dito, well, nagbigay na sila ng apat na hero. Benedetta, yan naman yung switch nila dito. Hayabusa going onto the top. Benedetta, yes. Sa bottom naman. Well played. Yes, ako, eto na, from the top, make it drop. Nagkakabusa ng skill yung magkabilang team natin. Sumpakwang do, very low on HP, with the chest, pero the shuriken, the basic attack is there. Sumpakwang do, we try to run away. Outplay, run away of the dragon, coming from Togo. Still, nandito yung Jit Kundu, tapos Shunfu with the shield. Outplay, still trying to run away, pero Togo with the flicker. Hindi nga lang aabot, Bien is still here with the chrono dashes, but it is not enough to chase away Empire Monarch. Mapapaback talaga. Ang ganda ng respo sana ng next play Liquid, but it's too late. Apologize. Ano eh, pumaling eh, kumanto sa pader yung pagsipa ni ano, ni Togo. Sabi ko ay pasok tong ano, si Outplay sa tore. Pero nung paglingon ko kanina, may ano eh, yung hollow blocks dun sa pader, sobra. So pagsipa, dun tumama instead na papasok sa tore. Item check tayo dito. Bloodlust at for the Paquito while going for the early necklace. Etong si Louie. Bakit dun siya tumalon? Si Wangdo dito ang mamamatahan ng tatlong miyembro ngayon ng Empire Monarch. That is a miscalculated play para sa akin. I think he wants to ano eh, to spell vamp dun sa minion wave, kasi hindi mo kakayanin i-spell vamp ang isang Natalia at ang isang Yisun Shin. Well, oh, nga, may part dun. Kung titignan mo yung good side, if ever man, that's a plan bait, kapalit ng core onto the top. May ganun part eh. So, saliwaan kung paano na yung shot call nila dito, pero going in here, Baymax. Ganda na yakap ng kalapati doon with the bouncing ball onto Bien. They locking in the Harit. They really don't want Harit to do an outplay right here. Pero the rack up coming from Paquito is not enough. Look at the damage output ni Paquito onto that Hayabusa, taking him down. Kaso siya rin ang magigisagot ng Empire Monarch. Chester, even though as a support, hindi ko siya nakitang nakatulong, no? With Harit and Paquito as well. Instead, masyado siyang na-zone out. Bakit hindi siya masyado nakatulong? Ayan na nga. Yung pwestuhan dito ng Empire Monarch eh masyadong advanced. Okay, may pagsipa and trying to control si Calvin. I know, ganun ka-kumpiyansa si Calvin and the rest of the gang na somehow kaya nila i-take yung setup na gagawin dito na next play Liquid. Onto the bottom lane dito, Max. Nako, namatahan na nga dito. Oh, itong yakap ng kalapati nga lang natin. Ay, hindi magko-connect. May pakpak kasi yung Max eh. Siyempre, pag may pakpak, pag kayakap mo, lumipad do. Matik wala yun. Na. Diba? Kailangan ano, ayan. Biglain mo. Alam mo may pakpak eh. Ayun, pause daw. Time purse. Pag Tagalog version ng ML nyo guys, pag pinindot nyo, nakalagay doon time purse. Ayan. Kasi hindi pause, no? Ayan, ano bang ano? Kailangan gawin ngayon ng next play Liquid kasi ano eh, visible na eh, na lumalaki ng lumalaki or nagra-ramp up na yung kalamangan ng Empire Monarch dito. Late game wise, as far as makakakuha ng orb etong si Alice, later, si Sumpak. Okay, maganda naman yung punto niya dito eh. Huwag lang sila mag-overcommit, like lumalalim na lumalalim. Tuloy-tuloy pa rin naman eh, yung daloy ng ano eh, ng minions. Eto namang Empire Monarch, kailangan sumuntok sila talaga ng sumuntok. Nasa kanila na yung map control as of now eh. They have the momentum, nakakuha sila ng basag, maganda rin yung rotation nila. And yung big objectives, turtle
plus yung mga buff, if ever may opportunity sila na i-invade, eh mas maganda para sa ganitong sitwasyon. Kailangan nila i-capitalize eh. Kasi nakikita natin yung Hayabusa, magandang ano, magandang start, di ba? Eh pag magandang kickstart ng isang Hayabusa, madali na lang alagaan eh. Mahirap yung Hayabusa mabagal sa umpisa tas habol ka. Oh. Wala eh. Yun yung mahirap na Hayabusa. Good start para sa Empire Monarch at yung next play Liquid. Parang maraming errors. Medyo mahirapan yata makahabol ng next play Liquid dito. Pero tignan natin do sa lineup, no? Ano bang potential ng ano, mid to late game? Harith. Yun, yung Harith talaga. Diba? O kailangan medyo kumilos-kilos na makakakuha sila pick off isap as long as walang makakuhang kapalit for the next play Liquid. Makakabawi naman sila. Actually, ito prop eh, yung nagiging problema ng next play Liquid ngayon is always the same on their past matches dito sa Juicy Legends. Good drafting but poor execution, no? This time, naging problema nila is yung Harith na counter nung Kufra. Diba? Mm-hmm. So every time na magsasaman for siya trying to chrono dash, nandun nakaharang yung bouncing ball. So hindi siya kagad makaporma against Empire Monarch. Tama ka dyan. Pero tingnan natin kung paano mangyari dito. 4-7 ang ating score, kalamangan 3K for the side of Empire Monarch. Maganda agad ang starting item. Tinaman naman yung gamit ni ano, ni Benedetta. Road to Oracle na siya. Pag nakapag-Oracle na yan, tinitignan ko yung damage or the magical damage na pwedeng ibigay dito. Harith, Matilda, Chester, Bien, as well as Sumpak, eh mas mababa na. And hindi ganun pa siya kalikot, di ba? Kumbaga minsan mahuhuli mo siya, hindi mo rin siya ganun mapapatay, hindi mo siya mabiburst kasi the defensive item eh naandoon na. Now, si Migero pa. 0-0-4 lang yan, nakakapagbigay siya ng vision pero hindi mo rin napipigilan yung kanyang pagpa-farm kasi hindi mo siya mahuli, hindi tuloy, mo siya ma-pick off eh, di ba? Ayun! Ay nako, underbottom lang si Sumpak, delikado naman no. Ito yung gusto ko sa Empire Monarch kayo, sila pa yung nanguhuli, imbis na sila yung mampahuli. Pero oh my god, look ayun, at the possible stun coming from si the Chester, boost. Si Chester naman ang nahuli dito with the circling eagle, hindi na siya mabubuhay. Bouncing ball coming from Calvin, MB with the dashes on to invading kasi hindi niya mapapaback away talaga yung Empire Monarch. Ito yung ano ah, problema ng next play Liquid. Wala silang pang boost check. No, yung si Cho or si Togo natin talaga busy ano eh mag-chase away ng enemy. He's trying to zone out, but the problem is walang pang boost check. Ang nagbo-boost check sa kanila is yung malalambot pa. Ayun, saktong pagtalon dito, Max. Nako, another bouncing boulder man galing sa Kupra natin pero with the help of coming from Chu. Mapipigilan dito pero Way of the Dragon onto the turret, shutting down Milty with his Benedetta. The Lord is up for grabs and is waiting to be taken away pero outplayed on the bottom lane, still busy farming and stealing the orange buff. Iniisip ko nga kanina eh, kinakain dito ni Hayabusa eh, no, yung pa-bottom. Magdedepensa at magdedepensa yung Alice kasi kailangan niya yung orb. Tinan mo, umiikot siya sa bottom, pumunta siya doon siya sa mid just to secure yung mga orbs. Now may diversion. Ayun na, ginamit na. Iniisip ko yung diversion doon sa bottom eh. Diba? To surprise and pick off. Then Rectalord. Yun yung play na hinahanap ko kanina galing kay Imbading. Kasi madaling huliin yung Alice eh. Pag orb niyan eh, habang nakapag-diversion ka na sa baba, diba? Nakaready na may Hayabusa eh. To snatch the Alice eh. Yes, and I think yun nga yung gustong gawin din siguro ng Empire Monarch para kaso hindi lang nila masyadong ma-pull off since yung next play Liquid, lagi din nila nahuli. Pero speaking of huli, si MB nahuli dito si Milty, pero Milty mag-force to back away kasi medyo masakit yung damage yung binigay sa kanya ng isang Pakito. Ang ganda ng fight time na ginagawa ng next play Liquid dito kasi yung Alice natin would go on to the bottom lane to try and suffice yung nagkulang sa kanyang stacks galing doon sa mga minion whilst yung Lord natin is being aggravated by Empire Monarch. Next play Liquid, hindi makasyadong makaporma. For B4 ang gusto dito ah ng next play Liquid, I mean ng Empire Monarch, pinababa or pinapunta agad doon si Hayabusa dahil siya naman yung pinakamabilis na makahabol dito. And Liko as well as itong si Sumpak going sa Lord, walang may gustong magbigay. I think wala. Inaantay lang dito ni Empire is ma-upgrade si Lord for the enhancer para makagamit ng Jumping Slash Angry Golden Lord. Ayan, sorry. Na-throw away ako doon sa ano mo? Sa pangalan ng skill ng Lord. Pero the Lord, speaking of Lord, is being damaged by Empire Monarch dito. Pero I think magkakaroon ng contest because si MB, punong-puno yung stacks niya rito. Isang full combo ang pwede niya maibitawan na kailangan iwasan. Tinamay Hayabusa sa likod, ha? Empire Monarch. Yung Hayabusa natin dito. Ayun! Nag-grow as a player. Ang ganda!
ng Winter Trancho niya just to escape the damage ng isang Shadow Kill. Protogo with a Flicker Out Emily with a Knock Up para lang hindi makahabol ang Empire Monarch. Pero bien, nagkamali yata ng pasok sa loob ng Bush. Milky will try to run away. Look at the damage of Outplayed! Electo Final Blow has been activated pero back away talaga ang gagawin ni paring bien onto that middle lane whilst Empire Monarch still busy hitting the Lord. Magkakaroon tayo ng contest because Chester Diversion. NM and si MB is still here. Diversion si Chester. Ule. Target nila rito. Look at the damage. Hindi na nga nakatakas. MB is still there. Trying to dash away pero with the help of the bouncing ball, hindi siya makakapag-burst out full combo with the powerful jab galing kay Pakito kasi nga andito lahat ng miyembro ng Empire Monarch. Hindi pa tapos, Max. Oh. May continuation pa dito. Uy! Dahil nga lahat talaga sa lahat. Mayroon pang kasunod. Nabakbakan natin si Bien. Si Bien! Kaya talaga namang damage. Togo! Benedetta is very high. Togo with the Jit Kundo. Ah! Tapos yun po makakatakas. Yung Pakwangdo is the only one left. Look at the damage of Outplayed. Mm-hmm. Whilst the teamfight is happening, tinapos ni Migaru yung Lord natin. Paano mo ngayon mapipigilan yung ganitong classic performance sa pinapakita ng Empire Monarch? Yung idea kasi nung ano no, yung Pigel actually sa ngayon na malabo. Pero yung pag-delay maaari. Yes, pero speaking of delay, hindi na nga madi-delay dito yung bakbakan na gustong gawin ng Empire Monarch even under the turret. Talagang denied na nila ang mga miyembro dito. Chester's the only one left trying to run away kaso Outplayed with the shuriken is not enough to kill though the base is going to be taken away. Empire Monarch takes game number 1. Iba yung pinakita na galawan ng Empire para silang ano, may sumapi sa kanilang kakayahan.